was the lowest part of my life. As in, devastating news. Tumigil yung mundo. Si Jennifer ay isang mabait na anak. Masikap, masunurin. Si Jen, I was like 14 and she was only 12. Lagi kaming nasa labas, laging naglalaro. Walang idle moment. 2 years pa lang siyang nasa ibang bansa. Kuya was diagnosed with cancer. Sa buhay niyo bang mag-asawa? For 7 years na nandito kayo sa Qatar, ay naka-experience ba kayo ng financial crisis? Naka-experience po kami, ma'am, ng financial crisis nung umuwi kami ng Pilipinas dahil nagkasakit yung kapatid ko. Katulad po kasi ng sakit ko, yung naging sakit niya. So dahil doon, nagkabaon-baon kami sa utang. Kaya nung pagbalik namin dito, ang nangyari is talagang na-pressure kami. Kinailangan namin mabayaran ang lahat ng utang na yun sa madaling panahon kasi nagpapatong-patong siya. 2 years after, siguro din pinabayaan niya yung sarili niya. She was diagnosed with ovarian cancer. Kasakit si Jennifer, wala siya rito. Nasa abroad siya. Balita na lang namin yun. Ngayon, nalaman namin na si Jennifer pala, cancer ang sakit. Actually, ma'am, that was the lowest part of my life. As in, devastating news. Tumigil yung mundo. Masakit kasi malayo ako sa mga bata. Iniisip ko lang naman kaya ako pumunta dito is yung mabayaran yung mga utang na naging utang namin dahil sa pagkawala ng kuya ko. Tapos eto ako naman. Naghihintay ako sa test, sa solusyon, sa kung ano yung pwedeng magawa nila sa akin para madugtungan nila yung buhay ko. Yun yung pinaka-worst. Yung ano yung pwede pang magawa na para makasurvive. Para makasurvive doon sa experience na yun. Kasi ma'am, nakita ko kasi yung kapatid ko na naging butot balat. Nakita ko siya kung paano siyang nag-suffer. So syempre, ano yung maiisip ko? Darating ako sa point na yon na mamamayat ako, na magiging butot balat ako katulad niya. Pero gusto ko ibit eh. Gusto ko kung nawala yung kapatid ko, gusto ko ako manalo ko this time. Pagbagin ako kay Lord, sabi ko, bigyan mo lang ako ng another chance to live. Kung mabubuhay ako, I will make sure na yung story ko na to magiging way para maka-inspire ng mas marami pang tao. Para sa lahat ng mga katulad kong cancer patient, is makonquer namin ang lahat ng klase ng hopelessness sa ganitong klaseng sitwasyon. Anong epekto sa'yo nang mapasali ka sa grupo ng Fritz Revolution? Actually, puro saya eh. Nakalimutan ko nga, ma'am, na meron pala akong sakit. Nung nag-join ako, ma'am, wala akong buhok nun eh. Kaya ako nakakover, akala nila Muslim ako. Pero nung naka-attend ako sa kanila, parang lahat ng tao positive. Lalo nung na-invite nila ako sa office. Kasi at first, umattend ako ng Fritz Revolution. Nag-talk nga po kayo nun. So after that, pinabalik nila ako ng office para mas maintindihan ko pa. Nung pagdating ko ng office, napaka-positive ng vibes, napaka-positive ng paligid, ng environment. Na-realize ko na lang na nakalimutan ko yung totoong kalagayan ko. Nakalimutan ko na may sakit pala ako. Parang akala ko, nung time na yon is naging normal yung buhay ko, finally. Kasi longing ako doon, ma'am, na maging normal yung buhay ko. Pero dahil doon na nakita ko lahat ng mga maraming ambisyon ng mga Pilipino, lahat ng mga Pilipino sa loob na yon na walang pinag-uusapan kundi kung paano kang makakauwi ng Pilipinas na free and rich, doon nagsimula ang lahat na parang kailangan mabago ko rin yung buhay ko. Sumali ako sa Fritz Revolution, mahiyain po ako tao. Sobrang low yung self-confidence ko. Wala talaga ako niyan. Talaga na antindi ng evolution na nangyari sa kanya. Mainly as a person, she became, sabi nga, more positive, became more mature, and talagang yung sabi nga, nagkaroon siya ng mas malaking puso, mas malaking paniniwala siyempre sa Diyos, and then doon sa program ni Fritz Revolution. Ang laki nung pagbabago mula sa kanya hanggang sa buhay namin. Hindi na ako nahihiya ngayon.
Parang kahit kanino mo ako ipakausap, kaya ko nang kausapin. Before kasi ma'am, hindi eh. Tapos dahil sa mga trainings na ibinigay ni Fresh Revolution, ang dami kong natutunan mula sa sarili ko hanggang sa nirealize ko na kaya ko palang mag-handle ng team. Kasi yun yung wala ako noon. Wala akong leadership. Hmm. Kung ako sa sarili ko, hindi ko kayang maniwala. How much more na maniniwala pa sa akin ang ibang tao. Nakapag-create ako ng malaking team ngayon. Nakreate ko yung team na may pangarap, yung team na may mission, yung team na may paniniwala sa sarili nila, yung team na ang mission is to help the OFW na ma-share namin yung mission and vision ni Fritz Revolution. Masaya ako. Kami, buong pamilya, masaya. Na nakatulong siya. Nakatulong. Nakumita yung mga kapwa OFW, tapos siya rin kumikita. Hindi katulad noon, medyo hirap, maraming nang kasakit. Pero sa awa ng Diyos ngayon, nakita ko na malaki talaga na itulong sa buhay ni Jennifer. Hindi lang Jennifer ang natulungan, kundi ang pamilya mismo ni Jennifer. Nakita rin naman natin ang istorya ng mag-asawang Jennifer and Philip Sunga, kung saan nagdanas ng isang sakit na akala natin ay walang kagamutan. Pero dito sa pagsali sa Fritz Revolution, nakita ang lunas di lamang sa kalusugan, kundi para sa tagumpay ng isang OFW. Dahil dito sa pagsali sa Fritz Revolution, hindi lamang po ang bulsa ang lumaki sa mag-asawa, kundi naging buo muli ang pag-asa ni Jennifer Sunga. Naging masaya at makulay ang mundo niya matapos niyang maging survivor sa isang sakit na ito because sumali siya sa Fritz Revolution. Kaya nagtayo tayo ng maraming Fritz Revolution Centers all over the world. Sa Europe, sa Middle East, sa Asia, at marami pang ibang lugar. Yan, kaya po inaanyayahan natin. Lahat po ng mga overseas Filipino ay punong-puno ng pag-asa. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil mag-join po kayo sa Fritz Revolution and we will help you to go back home to the Philippines free and rich and never have to work abroad again. Kaya ang sigaw ng mga OFW sa Qatar, Lebanon!